Ang bansang Wano ay isang lugar kung saan matatagpuan ang pinakamagagaling na mga swordsmith at ang lugar kung saan ginawa ang mga poneglyph na hinahanap ng maraming mga pirata. Subalit ang dating masaganang lugar ay nilamon ng matinding kadiliman sa pagdating ng emperor na si Kaido na nagbigay na matinding pagdurusa sa mga residente ng bansang Wano. Ang dating lugar na may maganda at malinis na kapaligiran ay nawasak nang dahil sa mga ginawang pabrika ng mga sandata na nakaapekto sa kanilang likas na yaman. Tayo ay pinakilala sa nakakalungkot, ngunit dakilang kamatayan ni Oden upang ipakita ang buong kasaysayan at naranasang pagdurusa ng mga residente ng bansang Wano sa kamay ni Orochi at Kaido. Gayunpaman, ang paghahari at kasamaan ni Kaido ay tuluyan ng magwawakas sa pagdating ng itinaghan ng tao na magpapalaya sa bansang Wano para sa kanilang inaasam na kalayaan. Sa ngayon, ay nalalapit na rin ang kahihinatnan ng pagpasok ng alyansa ni Luffy at ng mga samurai sa Onigashima para sa misyon nilang talunin ang halimaw na si Kaido. Ang emperor na si Kaido ay ang tinaguri ang pinakamalakas na nilalang sa buong mundo na kinakatakutan, hindi lang ng ibang mga pirata kundi maging ng mga marino. Si Kaido ay hindi lang nagtataglay ng napakalakas na kapanyarihan at mga tauhan kundi naging kaalyado pa nito ang kanyang kapwa emperor na si Big Mom na nabigong matalo noon ni Luffy. Hindi man naging prioridad at hangarin ni Luffy ang talunin ng emperor na si Big Mom, ngunit makikita mo agad ang kaibahan at laki ng agwat ng kanilang kapangyarihan. Gayunpaman, kahit gaano kalakas ang mga kasamahan at kapangyarihan ni Kaido ay may isang bagay pa rin ang siyang magiging sanhi ng kanyang pagkatalo sa paparating na malaking digmaan. Ito ay walang iba kundi ang pagtataksil ng kanyang naging mga tauhan o mga kaalyado. Ang panlilinlang ay hindi na bago sa takbo ng istorya sa Wano, kung saan ang dating mga magkakampi o magkaalyado ay nagiging magkalaban dahil sa mga pagtataksil. Ang bansang Wano ay hindi lang binabalot ng isang malaking kasamaan, kundi isa rin itong lugar na punong-puno ng panlilinlang at pagtataksil na siyang punot dulo sa mga hidwaan. Nag-umpisa ang lahat sa pakikipag-alyansa ni Orochi kay Kaido at pagtataksil nito sa angkan ng mga Kozuki para sa kanyang layunin na maging shogun ng bansang Wano. Ang dating miyembro ng Nine Red Scabbard na si Kanjuro ay nakilala bilang espiya na siyang nagbibigay impormasyon kay Orochi upang alisin ang angkan ng mga Kozuki sa bansang Wano. Kalaunan, ang Yakuza boss na si Kyoshiro ay nakilala bilang si Denjiro na naghihintay lamang ng tamang panahon sa muling pagkikita nila ng mga kasamahan upang makapaghiganti kay Orochi at Kaido. Maging ang naging alyansa noon ng tatlong supernova na si Kid, Hawkins at Scratchman Apo ay nauwi sa isang pagtataksil kung saan si Scratchman Apo ay lihim nang naglilingkod sa emperor na si Kaido. Kamakailan lang din ay nakilala na rin ng all-star member na si Queen, ang isang espiya sa kanilang grupo na si X-Drake na miyembro ng SWORD na itinalaga upang bantayan ang galaw ni Kaido. Hindi rin nakaligtas ang shogun na si Orochi sa mga pagtataksil na nagaganap sa bansang Wano matapos itong patayin ng inaakala nitong kakampi at kaalyado na si Kaido. Ang anak rin ni Kaido na si Yamato ay nagtaksil sa kanyang ama matapos nitong makipagtulungan sa mga Straw Hats para lamang matalo si Kaido at palayain ang bansang Wano. Kaya naman sa tingin ko, hindi pa dito matatapos ang mga pagtataksil na magaganap sa bansang Wano na isa sa magiging susi upang tuluyang matalo si Kaido sa paparating na malaking digmaan. Ang isa sa mga alyansa na may malaking posibilidad at malamang na mauuwi sa pagtataksil ay ang naging alyansa ng dalawang emperor na si Big Mom at Kaido. Una na rin sinabi ni Kaido na isang malaking pagkakamali ang pakikipag-alyansa sa ibang mga pirata sa kadahilan ng magtataksil din ng mga ito pag nakakita ng pagkakataon. Maging ang mga anak ng emperor na si Big Mom ay hindi kinikilala ang naging alyansa ng kanilang ina kay Kaido at tila may iba pa itong pinaplano.
ang dalawang emperor ay magkapareho ng mga hinahangad na kalaunan ay makakaapekto sa kanilang naging kasunduan. Tulad ng aking mga sinabi, marami pang mga pagtatak silang magaganap sa paparating na digmaan sa bansang Wano, at maaari itong mangyari lalo na sa grupo ni Kaido. Ang piratang beast ay binubuo ng mga marahas at bayolenteng mga miyembro na hindi pinahahalagahan at dinirespeto ang bawat isa maliban sa kanilang gobernador-general na si Kaido. Maging ang mga miyembro ng All Stars na tumatayong kanang kamay ni Kaido ay walang respeto sa bawat isa. Si King at Queen ay may hindi pagkakaintindihan at ang dalawang ito rin ay may mababang tingin sa isa pang All-Star member na si Jack na tila natatakot sa kanyang mga kasamahan. Alam naman natin na karamihan sa mga kasamahan at nasasakupan ni Kaido ay may kanya-kanyang mga layunin at tumatayong kapitan ng isang grupo ng mga pirata. Ang reputasyon ni Kaido bilang emperor at ang nakakasindak nitong kapangyarihan ay may sapat ng dahilan upang sumunod sa kanya ang ibang grupo ng mga pirata. Sa halip na patayin ang kanyang mga bihag o mga kalaban, ay pinapahirapan muna sila ni Kaido hanggang sa sumunod ito sa kanya at mapabilang sa kanyang mga tauhan. Bagaman sumusunod sa mga ipinag-uutos ni Kaido ang kanyang mga tauhan, ngunit hindi ito nangangahulugan na matapat na itong naglilingkod kay Kaido bilang kanilang pinuno. Dahil sa malakas na kapangyarihan at marahas na pamamalakad ni Kaido ay walang nagawa ang ibang mga pirata kundi sumunod sa kanya at mapasailalim sa kanyang pamumuno. Gayunpaman, may darating na isang indibidwal upang itama ang kanilang maling paniniwala at magbibigay sa kanila ng lakas ng loob upang labanan ang kanilang kinatatakutan. Isang indibidwal na handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa ibang tao at may matinding determinasyon na may kakayahang magbigay ng inspirasyon at hikayatin ng ibang tao. Sa paparating na digmaan ay ipapakita ni Luffy sa mga taga-Wano na sa kabila ng matinding pangamba at kawalan ng pag-asa ay mayroon pa ring paraan upang matalo sa laban ng isang tulad ni Kaido. Ang matinding determinasyon ni Luffy at kanyang malakas na kalooban ang siyang magbibigay inspirasyon sa iba upang sumama sa kanya para sa kanyang mga ipinaglalaban. Sa ngayon, ay patuloy pa rin ang pagbibigay ni Luffy ng inspirasyon sa ibang tao, tulad ng ginawa nito sa mga bilanggo ng Odan Prison upang lumaban para sa kanilang kalayaan. May posibilidad rin na sa huling laban, ay magagawang makumbinsi ni Luffy ang ibang kasapin ng piratang beasts na sumama sa kanya upang labanan ang kanilang kinatatakutang pinuno na si Kaido. Dahil kay Luffy, ang dating mga piratang natatakot na kalabanin si Kaido ay magkakaroon ng lakas ng loob upang labanan ang tinaguri ang pinakamalakas na nilalang sa buong mundo. Si Basil Hawkins ay isang halimbawa sa mga piratang napilitan lamang sumali sa pangkat ni Kaido dahil na rin sa pagkatalo nito sa emperor at para sa kaligtasan ng kanyang sariling buhay. Kaya naman malaki ang posibilidad na sa huli ay sasama rin si Basil Hawkins kay Luffy upang sabay na labanan ng halimaw na si Kaido. Sa ngayon ay nalaman na rin ng All-Star member na si Queen, ang espiya sa kanilang grupo na si X-Drake na isa sa mga supernova na nangahas na pasukin ang teritoryo ni Kaido. Dahil sa pakikipag-alyansa ngayon ni X-Drake sa grupo ni Luffy, ay malamang nalalapit na rin ang paglipat ng isa sa mga supernova na si Hawkins upang sabay na labanan ng kanilang nakaraang pinuno. Ang pagtiwalag ni Basil Hawkins sa grupo ni Kaido ay isa sa magiging daan upang mabuo ang pinag-uusapan ng lahat na alyansa ng mga supernova na magkasamang lalaban kay Kaido. Huwag din nating kalimutan na halos lahat ng mga supernova ngayon sa bansang Wano ay may kanya-kanyang mga kwento kung paano sila tinalo at pinahirapan ni Kaido. Kaya naman aasahan na natin ang paghihiganti ng mga ito dahil sa ginawa sa kanila ni Kaido. Sa Sabaw de Archipelago, kung saan unang ipinakilala sa atin ang mga supernova ay partikular na sinabi ni Shaki ang tungkol sa limang rookie na may malaking bounty sa kanilang mga ulo. Maaari ring isa ito sa mga hint sa posibleng pagtutulungan ng ibang mga supernova sa hinaharap para sa iisa nilang hangarin at magkapareho nilang kalaban na nais nilang matalo.
ang isa pa sa mga hint sa posibleng pagtutulungan ng mga supernova upang matalo si Kaido ay ang naging pahayag noon ni Kozuki Toki sa naging liham ni Oden 20 taon na ang nakalilipas. Matapos mabasa ni Toki ang liham mula sa dakilang samurai, ay may sinabi ito tungkol sa mga individual na darating sa New World na siyang makakatalo sa halimaw na si Kaido. Sa panel din na ito kung saan habang natutulog si Hiyori at Momonosuke ay may makikita tayong mga origami cubes na tila may ipinapahiwatig na hint galing kay Oda. Sa tingin ko, ang mga origami balls na ito ay kumakatawan sa 7 mga supernova na siyang magsasanib pwersa upang matalo si Kaido sa huling yugto ng digmaan sa bansang Wano. Sa madaling salita, ay ito ang 7 mga supernova na posibleng sabay na makikipaglaban at siyang makakatalo sa pinakamalakas na nila lang sa buong mundo. Kaya naman ang huling laban ay malamang magaganap sa pagitan ng emperor na si Kaido at ng mga supernova na kasama si Luffy na siyang magbibigay ng panghuling atake upang matalo si Kaido. Shoutout po sa lahat ng mga nagpapa-shoutout at muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta.